Oy, Lilibet! Samahan mo kami. Opo ka. Buwan ng Oktubre, taong 2015, na makakilala sa isang lamay si Lilibet at ang kapitbahay na si Oliver Edanyo alias Puloy. Huwag muna. Pupula ko po ang po. Lilibet, si Oliver. 2015, may namatay dito sa lugar namin. May lamay. Nakita namin na nag-inuman sila. Isa siyang construction worker na nagtatrabaho dito sa downtown. Nakatira siya doon sa Barangay Manabog temporarily. Doon siya muna naninirahan doon sa bahay ng tita niya, which is kapitbahay rin ni victim. Setyembre taong 2018, nalaman niyang nakamabutihan sina Oliver at Lilibet. Noong mga panahong yun, nagsasama pa ang mag-asawang Lilibet at Romaine. Nalaman ang asawa mo yan. Hoy, friends lang kami, no? Kita kong ginuman sila. Doon ko nalalaman na shoot up pala niya yun, tapos maglabas. Hindi naman alam kung saan magpunta. Kasi gabi naman, maglabas sila, gabi na. Be, umuwi ka na sa inyo. Baka mo paabutan ka pa ni Romil sa ula sa inyo. Alas 7 pa ng umaga ang uwi nun. Papa. Be, mabuti na nag-iingat. Hindi yun makakahalata. 1 ng Disyembre, taong 2018, ipinagbigay alam daw ni Edward sa bayaw na si Romil ang pakikipagrelasyon ni Lilibet sa kapitbahay na si Oliver. Mag-uwi kami, mag-uwi siya, sa akin, mag-uwi ako alas 4. Sa kanya, uwi siya alas 7 ng umaga. So malaman mo namin, makita ko man siya pag mag-uwi na siya, pag madaling araw na. Magpunta siya doon sa lalaki, sa boyfriend niya. Romil, bantayan mo yung asawa mo. Baka nalilingat-lingat ka eh, sinusulot na sa'yo. Hindi mo sabihin. Yung asawa mo, pinupulutan na ng mga chismosa dito sa atin. Ako mismo, nakikita ko si Lilibet na pumupunta kay Oliver. Hindi magagawa sa akin ni Lilibet yan, ano? Huwag mo sabihin na hindi kita binalaan, ha? So sinabihan ko yung ano ko, yung niyo ko, na mag-alis tayo ng alaw na. Tapos ako mag-duty, magbalik ka para makita mo kung anong totoo. Ayon kay Edward, mula noon, napadalas na ang pag-aaway ni na Romil at Lilibet. Hanggang mo yata. Kikawan, bakit ngayon ka lang? Muna, masaya ng kwentuhan. Kwentuhan? Lilibet, ginagago mo ba ako? Ha? Pumunta ka lang ba doon para makipagkwentuhan? Sino kasama mo? Barkada mo? Di ba hindi? Sunog pa nga. Nanonood ako. Bakit? Pagod ka? Pinagod ka ng lalaki mo? Hindi totoo yan. Lilibet, huwag mo ngang bilugin ang ulo ko. Usap-usapan ka na ng mga kapitbahay. Iniputan mo ako sa ulo. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano bang ginawa ko sa'yo? Ha? Bakit tayo napunta sa ganito? Sino bang pinagmamalaki mo? Si Oliver? Oo! Pinagmamalaki ko si Oliver. Yun ba yung gusto mo marinig, ha? Pinagmamalaki ko si Oliver dahil masaya ako sa kanya. At sa'yo, hindi ko maramdaman yun. Visit ang buhay ko. March 15, 2019. Nagdesisyon yung asawa niya na maghiwalay na sila. Kasi ayaw na raw niya ang asawa niya. Ayon kay Edward, nagsama na sa iisang bubong sina Lilibet at Oliver. Ay, sipong-sipong. Oh. Tum ka na? Ako lang. Lilibet. Kuya, Nay, Kuya, si Oliver. Public knowledge naman yun eh, kilala naman siya doon. Kasi doon nga na siya nakatira doon sa relatives. Kalapit bahay lang sila ng, ano eh, ng victim eh. Sasama sila, yung si suspect, doon natutulog minsan. Nagiinuman sila, nag-uusap sila sa maraming tao, naglalambingan sila sa maraming tao. So lahat ng mga tao roon, alam na silang dalawa may relasyon.
talaga kang ideya kung sinong pwedeng maging suspect. Meron po. Meron, sir. Dalawang kaanak pa ng biktima ang nakausap ng mga pulis. Mga 8:30 po yun ng gabi. Una ay ang mismong pamangkin ni Lilibet na si Jonel. Kumakain po ako noon. Nang bigla na lang po may kumalabog na pinto. Habang may pumasok. Eh kasi nakadikit yung kuan eh. Bahay nila, nakadikit lang yung bahay ng auntie niya. Kaya siya sa loob ng bahay. So, tadinlin may inakuan siya, narinig na Islam bang sa door. Hindi ako titigil hanggat di mo sinasabi sa akin kung sino babae mo, ha? Parang may something commotion na nangyari doon. Wala ba kayong ibang nakita? Nandito po ako noon. Alas 10, nakita ko pong may lalaking lumabas sa bahay ni auntie. Nung nakita po ako ng lalaki, nagtakip po siya ng mukha at nang mamadaling umalis. Paglabas ni suspect, ito, patagot pa, ano, kinukurcover niya yung mukha niya ng bag. Tapos paalis. Kilala mo ba yung lalaking sinasabi mo? Opo, si Oliver po. Na-identify natin yung suspect, no? Because he was the last person seen together with the victim. Yun nga ang kanyang lover. Base din sa manifestation o sa mga witnesses natin na siya yung nakita doon sa area na lumabas. Lumabas sa bahay ng biktima. Sa medical legal report, asphyxia by ligature at tinatawag na blunt traumatic injury o sugat sa ulo ang sanhi ng pagkamatay ng biktimang si Lilibet Romagos. Ang suspect sa kanyang pagkamatay, kinilalang si Oliver Edaño alias Puloy, ang mismong kasintahan ni Lilibet. Alas 5:30 ng hapon o 6 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Oliver Edaño! Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Lilibet Romagos. Sa barangay Malabog, distrito ng Pakibato sa lungsod ng Davao, natuntong nila si Oliver. Sige, tara. Nang matakip ang suspect na si Oliver, agad siyang dinala sa tanggapan ng Tolomo Police. Kinabukasan, 7 na Mayo, ayon sa mga pulis, habang nakapiit si Oliver, bagamat walang mga detalye kung paano niya pinatay, inamin niya ang nagawang krimen. Inaamin ko, sir. Pinatay ko si Lilibet. May gustong kumausap sa'yo. Sige, papasukin mo. Hayop ka. Bakit mo pinatay ang asawa ko? Anong kasalanan niya sa'yo? Tawarin niyo po ako. Hindi ko sinasadya. Kinuha mo na nga siya sa akin eh. Sana hindi mo na lang siya pinatay. Yung husband, agad-agad, tinanong ka agad niya, bakit mo pinatay yung asawa ko? Naghihingi siya ng sorry. Ayon sa mga pulis, matapos umamin, nagpahayag ang suspect ng kagustuang magbigay ng tinatawag na extrajudicial confession sa kanyang krimen. Para daw malinis yung kanya, konsensya. Eh, nag-ask naman siya ng apology o sorry doon sa pamilya. So, para daw ma-ease yung kanya, conscience. So, he wanted immediately to have an extrajudicial confession. Sa naging salaysay ni Oliver sa mga pulis, gabi no 6 ng Mayo ng taong kasalukuyan. Okay, kasi nasaya mo kami dyan, ha? Diba? Nagiinuman sila ni Lilibet kasama ang kanyang chewing si Lolito at dalawa pang kapitbahay. Nang magsabi si Oliver sa kanyang karelasyon na si Lilibet na gusto na niyang makipaghiwalay. Ito, ano meron tayo? Bakit? May nagawa ba ako mali? Hindi na ba kita napapasaya? Masaya, pero mali eh. Dami natin sinaktan. Iniwan ka ng asawa at ng mga anak mo. Bakit mo ba sinasabi sa akin to? Alam mo, kahit kailan, hindi ko pinagsisihan kung anong meron tayo. Dahil pareho natin tong ginusto. Tapos ngayon, kakalas ka. Iiwan mo ako sa ere. Wala kang kwenta. Inuman kami mo. Nagin ang bago. Pagtapos naman, tapos na inuman. Sinampal niya ako sa dito. Sinipok ako sa kilid. Pahiya ako sa mga kanyang kaibigan. Magalit siya sa akin niya. Yun, sabi niya na kita man natin na siya, makipagkalas na siya doon sa kanyang kuhan, girlfriend. Kasi sabi niya,
parang nakonsensya daw siya kay may mga anak nang dahil sa kanya na sira yung pamilya. Wala kang silbi! Wala kang utang na loob! Teka! Ano ba? Ano ba pinag-aaway ninyo? Yung babae, nagalit. Hindi magpayag ba? Bakit lalayuan pa daw siya? Sa salaysay ni Oliver. Sinong babae mo ha? Sumagot ka nga! Ha? Ano? Sinabi niyang ilang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi, nakauwi sila sa bahay ni Lilibet. Hindi ako titigil hanggang di mo sinasabi sa akin ang dahilan. Pero patuloy siyang pinagmumura at pinagsisigawan ng kasintahan. Mas maganda ba yan? Ano? Sumagot ka! Ano? Doon kami nag-away mo sa kanilang bahay. Galit siya, mamba. Nampak ko nilang baso, ma'am. Ayon pa sa sospek para makuha ang kanyang pansin, nagkuban sa kanyang harapan ng biktima. Ano? Sumagot ka, mas bata! Ano? Higit ka na, Lilibet! Pero nagpatuloy pa rin ang pagtatalo nilang dalawa na nauwi sa pananakit niya kay Lilibet. Hindi mo ako iiwala yan! Hayop ka! Ano? Bakit ka nagkakaganyan? Pagkatapos ng pagtatalo, siguro, nagkahilaan siguro doon. Tapos, ano ko lang, lumaban siguro yung babae. Nangyari ang nasunto ko siya. Tumama yung ulo sa baba ko. Ang ulo mo. Hindi ko na sinasadya, ma'am. Hindi ko na sinasadya. Pinatay ko siya. Kala ko hindi siya mamatay. Posible itong ginamit ng suspect na para mawalan siya ng malay. Secondary siguro yung pagkabagok niya doon sa may lababo. Yung teorya namin doon, dahil sa lakas ng suntok, impact ng suntok, nabagok yung ulo niya sa simento, nawalan siya ng malay.